In this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma-encode yung payment verification code na makikita sa resibo ng customer nyo. So once na may mga pa-order kayo sa customer nyo, mas maganda na makuha nyo kaagad yung payment verification code. So mas maganda na lagi yung nakakausap si customer every other day, kinukumusta nyo, and then sabihan nyo sila na ma'am, pwede po ba na kapag dumating po yung package nyo, pwede po bang paki-send sa akin yung payment verification code or PVC code na makikita sa loob ng package niya, yung pinaka-resibo po from TechnoWise 360. Ano po? So, once na makuha mo yung payment verification code, ang gagawin mo doon is i-encode mo siya dito sa order history mo. So, ang gagawin mo lang pagka nandito ka, no? For example, punta mo na ako sa dashboard ko. Ano? So for example guys, andito kayo sa dashboard ko, ano. Punta kayo dito sa order history, nakikita nyo, nasa taas, nasa bandang gitna siya, orders. Click mo yung orders na yan. So ako kasi ngayon, yung customer ko, lagi ko siya nakakausap, lagi ko siya nakaka-chat, and kinukumusta ko din siya every other day. So hindi lang tayo more on business, kailangan nagbibuild ka ng tiwala sa mga customer mo. Ano po? So kanina sinend niya sa akin yung resibo, yung PVC code. So i-encode ko siya ngayon. So ngayon po, pagka nandito ka na sa order history sa website mo, hanapin mo lang yung order number ng customer mo, ano. So ang order number ng aking customer, saan na ba 'yon? Is itong ano, ito. Ayun oh. 45333. So yan, nung nag-purchase siya sa akin ng 11 nung July 11. So ang halagang pinurchase niya is 7,794 pesos. So ang laki ng points niya, 149 BC. Di ba? So ang laki niyan. So ang laki ng price na ano, ang halaga na binili niya sa akin, 7,794. So ngayon, para makuha mo 'yan, para ma-encode mo yung PVC code, punta ka dito sa cash on delivery. Ayan. So, nakikita niya, cash on delivery. Ayan po. So, click ko yung cash on delivery. And then, dito mo makikita yung activate now. Ano, dito. Nasa right side sa pinakadulo ng screen, di ba? Yung activate, nakikita mo ito sa dulo na ito. Ayan. So, hanapin ko lang ulit yung order history. Dapat, kapag ka nagda-dropshipping ka, meron kang record book, ano, pagkawas sa order, lista mo yung order number, yung pangalan niya, para may natatandaan mo kung kaninong order number yun, yung kaninong pangalan. Ano po? So, ganun pagka nagninegosyo. Ano po? So, dito, tanda ko na yung order number niya. So, itong 4533. Ano? So, ang gagawin ko dyan, ito yung price niya, binili niya, 7,794. Binayaran niya yan. Ang gagawin ko dyan, click mo lang itong activate now. Ano? Activate now. Ayan, so naglo-loading siya. So dito, lumabas, please enter the payment verification code or PVC found on your invoice as a proof of payment. So kailangan yan kasi ang iba nagtataka, bakit daw may bumili na customer, wala pang pumapasok na commission. So hindi po ganun, ano po. So kailangan muna may deliver sa customer, ma-receive yung payment ni customer. Para ano, tapos yung payment, ano, yung PVC code na makita sa resibo, yun ang proof na katunayan na ano, na nag-purchase na si ano, nabayarin na ni customer yung order niya. So hindi po yung ano, yung pagka na-place mo yung order ni customer, naghahanap ka kaagad ng income, ng commission, hindi po ganoon. So verify muna yon kung talaga nabayarin na ni customer at naisubmit na sa office. So isang way yon. Kasi once na ma-process na ni ano, ni company yung ano, yung order ng customer mo, di ba, i-check out mo siya sa website mo. Once na ma-check out, kinuha mo yung code, ano niya, yung shipping information, pangalan, cellphone number, na-check out mo na siya, company ngayon ang magpa-process doon sa customer mo. Siya magpapadala, it's either GNT or LBC, ano. So once na ma-deliver, halimbawa si LBC nag-deliver, once na ma-deliver, abutan ng bayad. So cash on delivery yun. Diba? Abutan ng bayad. And then, kapag ka nakuha naman na ni LBC yung payment, i-submit po yan sa office, saka po papasok ang commission. So, itong isang way na para makuha mo kaagad yung commission, mas maganda na lagi mong na-update si customer
lagi mo siya nakakausap, and importante, sabihin mo siya talaga, sabihin mo talaga sa kanya na, ma'am, pwede pong ano, pagka na-receive mo na yung package, pakisend po sa akin yung resibo, yung payment verification code na makikita sa resibo, or pakipicture na lang po yung resibo na nasa loob ng package para maisend po sa akin. So, ganun lang, ano po. So, ako, so yung part ko kanina, binigay na sa akin yung, ano, yung payment verification code or yung resibo, yung picture. So, tingnan natin. So, dito ko siya ilalagay na sa box na to, sa PVC na to. So, napin ko lang, ano po. So, ito po yung, ano, ito po yung order na. Ayan. So, ito yung in-order na sa akin. So, isang set na Amaranth. And then, tatlong blue tanak. Di po ba? So, the best, ano, mahal yan. Tatlong blue tanak na, ano, tatlong bottle and then one set ng Amaranth. So, per piraso yung kasi walang available na ano set ngayon. So, per piraso ang ginawa ko. And then, pumayag naman si customer. And then, dito, makikita kung makikita mo, ayan, ito yung PVC code, ano, 1B, yan, ano, ito makikita mo yan, ang inano ko ng, ano, ng cursor, ano, 1B210DDA. Pero, tingnan ko din sa aking phone para mas malinaw, ma-zoom ko siya. Susum ko lang, alam. Zoom ko lang. Para mas maganda. Hanapin ko lang po muna. Saglit lang. Ano po. Si Jane. Ayan. Ayan. So nakita ko na din. Double check ko lang. Mas malaki. Mas sumin ko sa phone ko. Ito, 1B21. So, balik ako sa website, ano? So, dito nilalagay 1B. 1B. So, make sure na tama. 1B21. 10DA. So, dapat yung pagkakatype din ng ano, kung small letter po ano, yung nakikita niya sa PVC code. So, 1B210DDA, ano? So, check natin. Double check ko lang. So, ito. 1B210DDA. Ayan. So, tama na. Tama siya. So, once na submit mo na yan, click mo na itong, ano, ay once na na-type mo na dyan sa box na yan, yung payment verification code, click mo na yung submit, ano? So, click natin submit. Ayan. Oops, invalid PVC daw. So baka yung 0 ay ano yun. Ay letter O yun. Ano? So ulitin ko lang. Pagka ganun, ulitin mo lang. Kasi baka mali. Mali yung ano. So cash on delivery. Check ko lang. 53. Ulitin lang natin. Ano? Ayan. So baka mali lang ang aking pagkakatype. Ano? Yung 0 kasi baka nagiging ano. Nagiging O. Ano? So ulitin mo lang. 1B21. Tama ba? So, play natin yung O. Ay, hindi. So, 0 talaga siya. 1B21DDE. So, submit natin ulit. Ano po? Ayan. So, ayan. So, pumasok na to. Pagka ganyan, for sure na pumasok na yan. Ayan. So let's check. So tingnan natin yung e-cash history mo ano kung may pumasok na payment. So balik tayo sa cash owner sa dashboard. So ito kanina you have 6364 yung kanina naging ano. So ito na you have one pending personal VC assignment. So pumasok na siya. So napansin niyo kanina itong income is 521,000 may pumasok na 3,000 yata. So, double check natin. So, ito naman, one pending VC. So, mamaya, ano ko siya, i-input ko siya kung saan ko siya ilalagay na account ko kasi ang account ko is hanggang ano na, 26, ano. So, punta dito sa e-cash, itong e-cash na to, click mo yung e-cash, makikita mo kaagad na pumasok na kaagad yung commission mo. Ano po? So, makikita mo kaagad sa, ano, may date naman yan, makikita mo yung date niya. So, adjust ko lang ito, aking image, hindi kasi ito nawatatanggal eh. Ayan. Just ko lang ano. So, ayan. So,
Yung date ngayon, ito 7/18, 'di ba? Yung date ngayon, 5:35 PM makikita mo dito sa left side, ano? Ayan. Dito sa left side, yung date and time, 5:35 PM, pumasok agad direct overrides. So, ano 'yan? Direct sales bonus order number 45333. So, ito yung kaninang ano ko, in-include ko kanina, 'di ba? Ang pumasok, credit is 3,117 pesos. So, biruin nyo guys, sa product sales pa lang, ang laki ng potential. Sobrang laki ng potential. Kung marunong ka lang kung paano mo gagawin ito, paano mo gagawin. Ang daming source of income, hindi lang sa pag-i-invite, kundi sa products movement, kikita ka talaga. So, the best dito, pag-aralan mo nyo yung business. So, later on, gagawa ako ng ano ng tutorial paano kayo makakapag-adds ng products ninyo. So, ang iba kasi nating ano kasama din is puro bahagi din. So, this time, i-reveal ko sa inyo paano mag gumawa ng ads na gaano makapag-promote kayo ng mga products niyo, makapag-sales kayo ng products niyo, makapagbenta kayo. Gamit ang online, gamit ang Facebook account ano. So, brain nyo guys. Oh. Diba yung date ngayon? 3,117 agad ang pumasok sa akin. Diba? So ako naging cash ako, yung available balance ko na lang is 8,645. So 3,117 pesos pumasok ngayon. So, and then, di pa tayo nagtatapos doon, di ba? May PBC, ano pa yan, di ba? Yung tawag nito, may BC pa yan. So, binary credit, ilalagay natin ito. You have one pending personal BC assignment. So, view ko yan. And then, ipi-place ko siya kasi marami akong account sa ano ko siya ilalagay. Sa first account ko na lang din ito. So, ito yon. So, once namano mo na yan, personal BC. Ayan, 749. Click mo assign BC. Ayan. So, kung makikita niyo din ito guys, ano. So, biyara din mag-ano. Oh. Ito mga pumapasok na income din. Oh. Ayan. Credit, ayan, 75, 85, 85, yan. So, click mo lang assign BC. Ayan, so, mabibili ka kung anong account. Ayan, di ba? So, ito yung aking mga account. So, dito ko siya ilalagay ngayon na lang din sa, ano, sa head, sa positive mind, pinaka-head account ko, ano ko. So, click mo lang assign BC. Ayan. So, kailangan ko din dyan ko i-assign kasi ang laki ng waiting ko sa right side. Baka mag-flash out ako next month, ano? So, ayan, that's it. So, ganun lang kadali, guys, ano? So, sana pag-aralan niyo yung ating business. Ayan. Have a blessed day, guys. Don't worry, i-reveal ko kung paano mag-Facebook ads, ano? So, hindi ako magpapahaging-haging. Next time na mag-live ako sa Fast Track, i-reveal ko yung paano mag-Facebook ads, gumawa ng Facebook ads. I-add yung mga products ninyo. So, sana matutunan nyo. Ano po. So, basic lang din naman yung ano ko, natutunan ko kasi kay Coach Neil ko lang din naman natutunan lahat ng yan. Ano po, sa ating upper upline, yung first male leader ng Salvay World, si Coach Neil Arenal. So, nag-ano lang ako, nag-step up lang. More on opportunity, tinuro niya, this, nag-step up lang ako paano mag-promote ng products. Ano? So, this time, tuturo ko sa inyo yan. So, kailangan ko lang 1,000 likes, 1,000 subscriber para sa YouTube channel ko. Kasi doon ko siya ilalagay. Pag 1,000, i-reveal ko sa inyo yan. So guys, thank you. That's it. Ayan. God bless us.